saw Dexter a couple of years ago, may kwento ko lang naman, laki ng improvement ng tao. I saw him before, nagpupunta sa office, sabay kaming baliw na wanted ng sisel at ng training ng mom, at long hair pa siya, at hindi pa siya magaling magsalita. Pero ngayon, grabe naman, yung development, personal development ng tao, kitang-kita mo na umusbong na talaga. Okay na ba na batingin ko rin kayo ng Happy New Year? Si Apple and Dexter nag-remind sa akin, sabi niya Happy New Year. Sabi ko, oh man pala, no? 2018 na, no? Anyway, maraming salamat sa pagbibigay sa akin ng opportunity na makasama kayo ngayong gabi. Kasi, for a while, almost 1.5 years, na hindi po ako nag-talk ng leadership. Hindi naman sa ayaw ko na mag-talk ng mga major attributes, mga causes of failures. Hindi lang ako capable na tao para doon. Kasi for a fact, I am 37 years old na po. So pag 37 years old ka at merong standard ang UEI na kailangan mong mag-memorya ng mga sinasabi ng speaker para pumasok ka sa standard na yun at ma-qualify ka, hirap po ako doon. Inaamon ko po, hirap talaga ako. So sabi ko, ayoko muna na ngayon. Pero na-handle ko ang UAS before, by year ago siguro, mga 1.5 years na rin. At ang dami kong nakikita na magagaling talagang mag-talk as speaker sa Ultimate Eagle International. The problem is, para sa akin, in my humble opinion, the problem is, merong conflict between that. Kung napapansin nyo, hindi ako yung regular na makakausap ko ng pagpasok, baliw, eh din sinasabi, diretso ka agad sa topic. Kasi I'm never the person na mag-memorize. Mahina po talaga ako dyan. Okay lang na magkwentuhan tayo ganito. Okay lang na i-give yung opinion ko sa'yo. Okay lang na para lang tayo nag-uusap. Pero for me na makita mo na kung ano yung sinasabi ng speakers ng mga UEI na magagaling, I have nothing against them. Ang gagaling ng mga kabataan nyo. Pero ang nakikita mo scenario ganito. Ang blueprint ng leadership training was created by Dean Sherry and Queen G. David. The moment na pumunta ka sa stage na to at nagsalita ka, hindi ikaw yung nakikita. Ang nakikita ko, si Queen Gina Lee at si Dean Sherry. Bakit? Kasi kopya-kopya. Nawawala yung identity mo as a person at yung skill set mo, hindi talaga lumalabas. It's okay na meron tayong foundation, meron tayong blueprint na pinagkukunan kung ano ba dapat na tinutok sa leadership. Pero di ba dapat hindi? Pero di ba dapat lahat, di ba dapat paminsan-minsan lumalabas din yung karakter mo? I have nothing against ulit sa standard. It's a good thing kasi pag merong standard, duplicable, nalilipat sa ibang tao. The problem is during the time, may process na tinatawag na paglilipat ng standard, hindi naging standard, kundi naging kapitan. Medyo doon ako lumabas, sabi ko hindi ko kaya. Una-una, may edad na ako. Pangalawa, hindi ko kaya po kaming si Queen Gina. May magpahayin. So anyway, sa mga hindi pa nakakilala sa akin, may name si Miniano Dick Dagoday Jr. Dating Butigero sa isang pharmaceutical company. Yes. Butigero po. Yung mga kakilala niyong Butigero nagbibigat, nagbubuhat ng mabibigat ako po. Before ako na-involve sa ngayong global, katulad niyo, hindi rin naman ako against networking kasi alam ko maraming yung mga dito. Hindi lang ako sold out sa idea na para kayong mga kailangan mo magbenta na napakaraming produkto. Kasi hindi ako magaling sila. Pero leadership taught me with the help ng magagaling natin mga upline sila dito na kailangan ko lang palang i-develop yung sarili mo dito. To cut the long story short, I've been doing in global full-time for 2 years now. Nag-quit ako sa work ko March 2015 and hanggang mula noon hanggang ngayon, nandito pa rin ako nakatayo sa harap ngayon to prove na kaya i-sustain ng AIM Global yung pamumuhay ng pamilya ko. Because I have 3 kids, I have a wife, parehas kami full-time dito. Kaya kung baka kasi nag-iisip ka, baka kaya ko ba mag-full-time? Yes, you can. Kasi ako, I have done that for more than 2 years already. Magraran na ako ng 4 years sa pagiging member ng AIM Global, running for 3 years na ako as full-time. So, ibig kong sabihin,
kayang-kaya i-sustain ulit yung pamumuhay ng pamilya nyo kung talagang seseryosohin mo yung negosyo. Pero along the way, it's never gonna be easy for you. I'm telling you that as honest as I can be. Hindi po siya madali. Sabi nga, simple lang, di ba? Pero never na madali. Ano yung magsusustain sa'yo para pag sakaling mag-decide ka to go full time, full blast, all out dito sa negosyo ito para magtuloy-tuloy ka and eventually makukuha mo yung income mo. Sabi niyo po. It's one word, leadership. Leadership yung magsusustain sa'yo, hindi yung hype, hindi yung motivation. To become a leader, doon mo masusustain yung growth mo. And eventually, yung income susunod na lang yan. Ang topic ko po for today is major attributes of leadership. Handa ba? Yes! Number one, the major attributes of leadership, unwavering courage. Pag sinabing wave, ano ba yun? Alon. Minsan bumababa, minsan tumataas. Tama? Hindi, ibig sabihin, hindi consistent yung flow niya. Hindi, ano ba tawag nila dun sa courage? Hindi siya pabago-bago. Tama? Ang isang tunay na leader, kailangan firm ka sa courage mo. Tulad lang nasa picture, kilala niyo po siya? Christopher Columbus. Si Sir Christopher Columbus, by the way, discovered America accidentally. The true story behind that is accidentally na pong nakilala ang America. Pero along the way, sa journey nila, nagkaroon sila ng mga challenges. Isa sa mga challenges na yan, yun ay question siya ng mga downlines niya. Downlines yung mga cruise ship niya. Sabi sa kanya, upline, matagal-tagal na natin sa labot, umuwi na lang kaya tayo at mag-quit. Kung ikaw si Christopher Columbus, anong gagawin mo? Sasabihin mo ba sa mga downlines mo, sige na, uwi na tayo, wala rin naman nangyayari sa akin. Ganun pa ba? Si Christopher Columbus, ang tunay na tao na merong unwavering courage. Kasi kahit anong sinasabi ng mga downlines niya na dinidiscourage siya, in fact, nagkaroon pa ng mutiny. 15 ships ang umalis sa Spain. By the way, si Christopher Columbus ay isang Italiano na nagtatrabaho sa Spanish. 15 ships sila, tatlo lang ang nakapunta sa Amerika. What happened? Ang totoo nilang hinahanap was not America, kundi yung tinatawag ng panahon na yon na Spice Island, which happens to be India. Ang paniniwala ng mga tao noon, ang mundo ay flat. Pag napunta ka sa dulo, mahuhulog ka. Parang falls. Nakita niyo yung falls? Di ba sa dulo ng tubig, mahuhulog ka pag napunta yung barko? Dinidiscourage siya ng mga downline niya. Kasi sabi, wala na tayo sa ruta. Papunta tayo ng norte, bakit tayo napunta ng south? Ang paniniwala ni Christopher Columbus, pag nagtuloy-tuloy tayo ng south, dalawang bagay ang makukuha natin. Una, mapupuntahan natin yung India. Pangalawa, mapapatunayan natin na ang mundo ay bilog. Sabi niya, relax lang kayo mga downlines. Tuloy lang natin ang ginagawa natin, makikita kung matatagpuan din natin ang hinahanap natin. After some days, nakita sila ng usok and the rest was history. Doon po nila nasuklasan ang Amerika. Sa tingin mo, kung nagpadala si Christopher Columbus sa sinasabi na discouragement at mga challenge na pinagdaanan niya along the way, kung wala siyang unwavering courage, meron kayang Amerika ngayon? Probably wala. Tama. Mapapatunayan kaya ng mundo ay bilog at hindi flat? Probably, pero matagal pa. But because of leadership and courage, unwavering courage ni Christopher Columbus, he discovered two things. And those two things ay napakalaki na naging ambag sa mundo. One was America, and the second was the earth was round. Ikaw, as a networker. Kapag sinabihan ka ng pamilya mo sa probinsya na ano ba yung ginagawa mo dyan? Ang tagal-tagal mo na, ilang taon na, hindi ka pa rin nakapagpapadala. Wala namang nangyayari sa'yo dyan. Tigil-tigilan mo na yan. Umuwi ka na lang dito. Laban, corporate.
Hindi kita narin eh. Laban or quit? Laban. Paano pag sinabi ng asawa mo, hihiwalay lang kita pag tinuloy mo yung global? Laban or quit? Laban. Ganun dapat. As a leader, tuloy mo yung plano mo, whatever it takes. Ano mang challenge ang kakaharapin mo along the way, tanggapin mo. Kasi naniniwala ka sa negosyo na pinasok ko na maaari mo kapagbago ng buhay mo ito. Tama? Naintindihan? Yes. Another example. Pakibasa yung salitang C-O-U-R. Core. Ano siya? Core. Core comes from the Latin word which means love. Ibig sabihin, kapag nagde-desisyon ka, ang gagamitin mo, puso, hindi ang isip. Kasi unwavering courage also means unwavering love. Mahal mo yung ginagawa mo. Example, meron kang downline. Ikaw yung upline. Yung downline mo, gusto mong pag full-time yun. Binaliw mo ngayon. Excited siya. Pagkalipas ng ilang buwan, naubusan siya ng pera. Nangyayari? Yes. Totoong nangyayari? Reality networking? Yes, it happens. Ano ang gagawin mo? Paano ka magde-desisyon? Gagamitan mo ba ng puso? O gagamitan mo ng mind? Naubusan siya ng pera, pambayad ng condo or ng apartment na magkakasama kayo. Ikaw as an upline, anong gagawin mo? What if 1 year na, hindi pa rin nakakapagbayad? Gagamitin mo ba yung puso ng isang magulang or utak ng isang negosyante? That's very wrong. Kung gagamitin mo ang utak ng negosyante, hindi mo ginamit yung unwavering courage. Kasi, to tell you again, courage means core, love. Kahit 1 year na yan, kung hindi na nakapagbayad yan, basta mahal mo yan, okay lang. Pero kung ikaw naman yung downline, na mayak-maya, lapit ka ng lapit sa apply mo, please love. Be responsible for your own life. Nakakaintindihan ba tayo? Okay, next. Pangalawa, self-control. Okay lang pakibasa. Self-control. If A equals to Z, then A equals X plus Y plus Z. With X being word, Y being, and Z being your mouth. Keeping your mouth shut. Kung wala ka din lang namang magandang sasabihin, huwag ka na lang magsalita. Ang isang tunay na leader, malakas ang kanyang self-control o yung tinatawag nilang self-discipline in other words. Kapag leader ka, dapat napapractice mo yung top 5 essentials to success. Lahat ba onliner? Yes. Lahat na ba online? Lahat naman, di ba? Di ba, nangyayari sa online, even sa offline na, na darating talaga sa ilalim mo, may uusbong talaga dyan na chismosa. May chismosa ba rito? Bakit nagtumitingin ka sa kalabot? Wala nga amin. What if meron kang narinig against something against you galing sa chismosa yun? Tapos inaway mo. Pati sa chatroom inaaway mo. Leader ka ba kapag ganun? Ang isang tunay na leader, kaya niyong kontrolin yung sarili niya, yung emosyon niya. Nakukuha? Yes. May natutunan? Yes. Another example. Diba? Nangyayari na tayo minsan ay humahataw sa online. Ang hataw natin sa online madaling araw para sumabay sa mga taga-ibang bansa. Naghahataw ka ngayon, nag-online ka, tapos may dumaan ang video, tapos aksidente mong na-click at na-play. Kunyari aksidente pero pinindot naman talaga. Napanood mo yung video, 1 hour mo lang pinapanood yung video, nasayang yung buong oras mo. Nasayang yung buong oras mo na sana umakataw ka, pero nanonood ka ng mga walang kwentang bagay. Mostly balita pa. Nanonood ka ng mga very funny videos na sabi mo, 5 minutes lang naman eh. Okay lang yan,
yung 5 minutes na yun, umabot ng 20 videos yung pinanood mo. Yung 20 videos na yun, meron pang 10 minutes, ilang oras ang nasayang mo. Ito, masaklap. Araw-araw mo pang ginagawa, aksidente mo lang napindot yung video. Leader ka ba kapag-aaral? Ang isang tunay na leader, kaya mong kontrolin at disiplinahin yung sarili mo. Kung hindi mo kayang kontrolin at disiplinahin ang sarili mo, paano mo makokontrol ng ibang tao? Ikaw muna, bago ang iba. Nagkakaintindihan? Yes. May natutunan? Yes. Next po tayo. A keen sense of justice. Justisya, sabi nila. Pero it's never about justisya. Ang isang tunay na leader, maging mapanimbang sa bawat judgment niya. Example dyan, anong meron ngayong January 21? Kick-off training. Yung ticket na naaalat sa atin, alat, ibig sabihin na pupunta sa atin, hindi pinili ni upline yan. Ang ginagawa ng mga uplines, mga head alliance, nakikita-kita yan at bumubunod. Di ba yung allocation sa atin, merong lower box, merong upper box, merong general admission. Ibig sabihin, kung napunta ka sa general admission, hindi pinili ni upline yan. Hindi rin pinili ni RTD yan. Binunod yan ng upline mo, kung ano yung nabunod niya, during the event, dun ka. Fair or fair? That's a key sense of justice. Ganyan tayo sa UDI. Walang kinikilingan. Kaya okay lang po, palakpakan mo yan. Okay, next. Definiteness of decision. Ang lagi nating sinasample dito, sino yung mabilis magpalit ng decision? Lalaki or babae? Lalaki. Ikaw, anong opinion mo? Lalaki or babae? Babae na. Aminado siya. Ang isang tunay na leader, hindi pa bago-bago ng decision. Once na nag-decide ka, dapat firm. At very strong yung decision mo. Sisiguraduhin mo rin na yung mga decision na ginagawa mo ay tama. Paano mo malalaman na tama yung mga nagiging decision mo? Sabi ni RTD, tama yung nagiging decision mo kapag tama yung tulog mo. Sino dito natutulog na 2 hours? Wala na? Puro tulog. Sino natutulog ng 12 hours? Para maging maayos daw ang decision mo, dapat maayos ang tulog mo. Kasi kapag ang decision mo, sablay, malalagas ang grupo mo niya. Decision making is very important sa pagpapalaki ng grupo. Nangyayari? Nakukuha? Ngayon, kapag kulang ka ng tulog at nag-decide ka ng the very moment at kulang ka ng tulog, yung decision making mo, sablay na sablay yan. Kaya ang mangyayari talaga, malalagasan ka ng grupo. May natututunan? Okay, next tayo. Definiteness of plan. Pwede pakibasa. Create a definite plan for carrying out your desire and begin at once, whether you're ready or not, to put this plan into action. Sa Tagalog, gumawa ka ng plano at gawin mo yung plan mo. Ibig sabihin, kapag nagplano ka, dapat ginagawa mo, tinutuloy mo, hindi mo tinitigil. Sino ba yung idol natin sa paggawa ng plano? Henry Ford. Isa sa mga attributes ni Henry Ford na may-ari ng Ford Motors, by the way, ay mabilis siya mag-desisyon. Mabilis siya gumawa ng plano. At kung yung plano na yun, kahit anong mangyaring challenges along the way, hindi niya binabago. Kasi alam niya na may plano siya na kailangan niyang tapusin. Ikaw, as a leader, ano ang plano mo sa grupo mo? May plano ka ba? Yes. Seryoso? Yes. Sure? Kung ikaw yung uri ng leader na hanggang ngayon, nanguhula ka pa kung ano yung gagawin mo sa grupo mo, good luck sa'yo. Hindi lalaki yung grupo. Tama? May natututunan? Yes. Okay, let's move on sa next. The habit of doing more than paid for. Pwede pa may basa ulit? If you're willing to do more than paid for, soon you'll be paid more than what you want. Ano daw? I
ay yung box type na TV. Tama? Yung square yung likod. Pag nasira yung box type na TV, syempre, dadalhin mo siya sa repair shop. Sabi ng repair ng technician, "Sir, may problema. May piyesa tayong papalitan." So, binuksan niya yung TV, nakita niya maraming agyo, may mga gagamba pa rin, may paniki. Ang ginawa niya, pinalitan niya lang yung piyesa, pero hindi niya nilinis. The next time na masisira yung TV, babalik ka ba sa kanya? Hindi na. Kasi hindi siya nag-render na extra service. Another example na pag-render ng extra service sa UTI, yung mga deans natin, yung mga professors, yung mga department heads, yung kings, queens, and princess, nag-render ba sila ng service? Meron ba silang sahod sa UTI? Wala. Di ba wala? Ang ginagawa nila is out of pure service galing sa puso nila. Alam nila, wala silang mapapala, pero ginagawa nila yung best nila para makapag-serve sa ibang tao. Ikaw, as a leader, kapag binigyan ka ng responsibility or binigyan ka ng trabaho ni FRTD sa UTI, huwag mo tatanggapin dahil nag-expect ka ng papalit. Tanggapin mo dahil maluwag sa loob mo at handa ka magserbisyo sa buong grupo kahit hindi ka naman magbe-benefit. Ang tunay na leader, nagsiservice kahit alam niya na wala siyang makukuha papalit. Nag-i-gets? Naintindihan niyo yung hindi ko sabihin? Another example ng the habit of doing more than paid for. Sino dito nakakakilala kay Dokar? Sino dito yung idol? Si Dokar. Si Dokar, madalas yung oras niya, ginagamit niya ba sa pagsaservisyo sa ibang tao? Yan na din mentoring siya, tama? Nakatenta kayo ng mentoring niya? Hindi ba? I do suggest gawin niyo. It's a 6 hours course. Tinawag mo siyang course, puso, kasi natututo ka ng buhay. May kinikita ba si Dokar sa'yo? Downline ka ba yan? Makikinabang ba siya sa'yo? Di ba hindi? Tama? Pero ginagawa niya yung best niya para maturuan ka ng tamang alignment para mas maging successful ka. Nagre-render ba ng extra service Dokar? Palakpakan mo po siya. Okay, next. Pleasing personality. Ano ba yung pleasing personality? Pwede ko makita si Alvin Dexter. Tayo pa po. Observe niyo siya. Yan ba ang dapat ng pleasing personality? Yes, kasama yan. Alvin, thank you po. Palakpakan natin si Alvin Dexter. Kasama ang pleasing personality, yung itsura niya. Pero ito dapat total package. Yung totality mo. Hindi lang yung itsura mo. Isa pa sa pinakapaborito ko na sinasabi ni FRTV kung ano yung pleasing personality, ito yung masarap kang kasama. Magaan kang kasama, hindi ka plastic, at lalong-lalong hindi ka mayabang. Totoong tao ka sa kapwa mo. Yun daw yung pleasing personality. Sa pleasing personality, meron tayong mga subtopics under yan. Number one is, the manners of shaking hands. Okay lang ba kumuha ko ng dalawang magandang pilat sa Applied Johan? I miss you, Applied. Adjust siya. Dito po tayo sa harapan. Dito po, para hindi na ano ng ilaw. Okay lang ba na tumayo ang lahat? Ayan. Harapin mo po yung katabi mo. First na gagawin po natin is to have eye contact, direct eye contact sa mata sa mata po. Huwag na kong kuminda. Okay lang. After ng direct contact, syempre, handshake kayo. Yung handshake, dapat firm. Pag sinabi firm, hindi yung sobrang tigas na masasaktan yung kaharap mo at hindi naman yung padawis lang na parang nadidiri ka sa kamay niya. Dapat firm. Magkalapat yung cobweb ng kamay. Kaya gawin? Ayan. And then, pwede mong shake na long beses lang. Huwag mong ugain. And then, tatap mo slightly on the shoulder to show sincerity. Huwag mong paluhin. Tap lang ang konti to show sincerity and concern. Okay lang, palakpakan natin ang bawat isa. Thank you, alright.
Dito pa lang, sa shake hands ko, the manner of shaking hands pa lang, kailangan maramdaman ang kausap mo na totoo ka. Yung tipong hindi ka pa nagsasalita, alam niya na na sincere ka sa ginagawa mo. Kaya ba gawin yun? Kaya mong ipakita yun in a way na wala namang sinasabi just by showing the handshake kung ano ba talaga yung intention mo doon sa tao. Okay, may natutunan? Another subtopic sa ilalim yan, 7.2 is clothing and posture of the body. Kaya tignan po natin ang bawat isa. Tingin ka po sa kaliwa mo at sa kanan mo. Okay lang na pala, pakal po natin. Okay, talaga kung nakaka-peace negosyante tayo. Tama? Kasi this is a leadership training na nare-require po natin. Yung leadership training, kailangan mag-stick ka doon sa starter ng isang businessman or isang businesswoman. Pero hindi naman po sinasabi na kailangan ganito yung suot mo. Meron naman tayong mabibiling mga mura lang, lalo na kapag nagsisimula ka lang. Tama? Ang importante lang naman ay maayos kang tingnan. Malinis ka, malinis yung mukha, at kaya mong dalhin yung sarili mo. Tama? Magaling ka ang pumorma, nanugulat ka naman. Kailangan lang maayos ka, malinis, maganda magdala ng damit kahit hindi naman mamahal na tingit sa lahat ng pag-aaral. Yeah. Ay, hindi ako? Okay, next pa tayo. 7.3 is voice. Your voice should be loud and clear, sabi. Loud in a way, kapag nandito yung kausap mo, huwag na ba naabot yung boses mo doon sa likod ng mga uplines natin ng EAS. Naintindihan? At hindi rin naman mangyayari dapat na yung kausap mo nasa likuran, at ikaw lang nakakaintindi. Dapat kaya mong kontrole yung power na ilalabas mo depende sa kausap mo. Naintindihan? May natutunan? Isa pa na example dyan. Nangyayari ba ito? Nangyayari kang kausap? Normal naman siya. Pero pag nagsasalita siya, para siyang talit. Nangyayari? Yes. Na-experience? Meron kayong kilala yun? Ikaw ba yun? Hindi. Pero may mga tao gano'n, na pag nagsasalita, akala mo galit. Tama? Minsan kasi, yung mga kausap natin, sensitive. At nakaka-offend sa kanila, minsan yung sinasabi. I've heard this a lot sa first door. Ang ginagawa, nag-iing. Nag-share, kalit yung mukha. Lumalabas yung litig dito. Yung kausap, tinangatag, sigaw pa ng laway. Na-offend mo ito, Kizon. Ibabari mo yung boses mo. Mag-a-adjust ka. Depende sa tao. Okay lang na mag-share. Okay lang na mag-inspire. Pero not in a way na nakaka-offend ka. Dapat yung boses mo, kalmado. Naintindihan? Yes. May natutunan? Yes. Next. Tactfulness. Pakibasa? Napakahirap ano? The ability to see lightning without him letting feel the ball. Kung iisipin mo, nakita mo yung kidlat pero hindi ka na-oriente. Kung iyari ko yun? Sa pag-network natin as a leader, dumarating yung time, syempre lumalaki yung grupo mo. At meron talaga sa ilalim mo minsan na magiging pasaway. Tama? Or meron din naman na magkakaroon na nagsasarili, nagkakaroon ng sariling sistema. Nangyayari? Nangyayari ba yun? So, as a leader, kailangan mo kausapin yung taong yun, pero not in a way na masasaktan siya sa mga sasabihin mo. Naalala mo yung kidlat? Nakita mo, pero hindi ka nakuryente. Ito naman, nakita kayo, pero hindi siya masasaktan. Kailangan lang maiparating mo sa kanya at maintindihan niya kung ano yung mga nagawa niyang pagkakamali at i-advisean mo siya kung ano yung mga dapat niyang gawin. Never na never na never mong pagagalitan yung downline mo sa harapan ng maraming tao. Because that lowers confidence ng isang tao. Nung bata ka, sabi ng nanay mo, example lang. Bakit ganyan niya yan? Alam mo naman! Kasarap ng mga kalaw. Anong ginawa mo? Iba na pahiyak ka. Tama? Pagkakausapin mo ang leader mo, invite mo kahit tayo sa labas.
Alam mo lang pasaway, pinakain mo pa. Okay na ba yun? A friend eh, leader eh, kailangan. Leadership eh. So pag kinausap ko siya, not in a way na masasaktan siya. Huwag mo sabihin na ito, nanungulad ka. Grabe ka, ang takit ng ugali mo. Huwag gano'n. Gamitin ito. At tawag nyo yung sandwich effect. Una, sandwich, nakakita na ng sandwich. Sandwich, una, pupurihin mo. Alam mo, partner, bilib ako sa'yo. Ang sipag mo, bumumataw ka sa online more than 10 hours, nabibigyan ginagawa na sa'yo. Kaya talagang magkakasunga ng resulta. The problem with your downline is nagumulod siya. Sandwich effect. Sandwich muna, pinati mo muna. Palaman na kayo. Pero alam mo yan, ginagawa mo, hindi pa ganda. Kasi nanunulod ka eh. Alam mo, makakakabakan yung pagdating na pala mo. Pinagalitan mo na, di ba? Naramdaman niya. Panigal mo agad ng sandwich. Pero kung ipo-consistent mo yung ginagawa mo sipa at tasamahan mo ng honesty at talagang maging true ka lang sa mga kausapin, believe me, alam mo yung pupukot mo ako na mas marami pang leaders na deserving ka sa'yo. Naramdaman niya ba sa sinabi mo na pinagalitan mo siya? Naramdaman niya hindi? Hindi. Kasi dalawang beses mo siyang pinuri. At isang beses mo lang siyang kinuri. Maganda ba kawin nyo sa mga leaders? May natutunan? Yes. Okay, next. Sincerity of purpose. Sincerity as the best marketing approach. Ito yung parang pinakapaborito ko dito. Sincerity. Pag sinabi yung sincere, ano yan sa Tagalog? Ano? Totoo. Ano? Totoo. Ano pa? Ano pa? Pwede natin sabihin taos-puso. Taos-puso. Another word for that is core pa rin. Pag sinabi kasi involved ng puso, sinasamahan mo, ginagamitan mo siya ng heart, hindi ng mind. Tama? Yes. Yung mga leader mo, noong nagsisimula pa lang yan, talagang nandun ka nakatutok, kinukulit mo ng hindi pa member. Hanggang nung mag-join na, kinukulit mo pa rin na mag-training. Pero nung dumating yung time na naging strong side mo na siya, pinababayaan mo na. Kasi strong mo na eh. Wala ka nang pakinabang sa kanya. Nangyayari. Pero kaminsan, kahit magaling na yung leader mo, humihingi pa rin yan ng advice sa'yo. At hindi mo pinapakialaman. Binabaliwala mo. Leader ka ba kapag alaman? Dapat, as a leader, maramdaman ang taong pinajoy mo na hindi natatapos yung responsibility mo sa kanya sa pagpiliin lang. Kailangan maramdaman niya na sincere ka sa pakay mo sa kanya na kahit strong mo na siya, kahit mas magaling pa siya sa'yo, sasamahan mo siya hanggang makuha niya rin yung success niya. Responsibilidad mo yan nasa naman. Responsibilidad mo yan nasa leader. Never na never mo kakalimutan. May natutunan. Yes. Hindi po ako galing. Sincerity of purpose. The next one is choices of words. Words have power. Sabi nila, lahat daw ng mga bagay na binibitawan natin sa ating bibig ay makapangyarihan. Nangyayari ba ito minsan? Na kung ano yung sinasabi mo, yun yung nagkakatotoo? Yes. Paglabas mo ng bahay, bakit na bakit mo para ako magkakasakit? Good news. Pagdating ng hapon, may sakit ka na. Sabi ng Sir Jordan, di ba? Sa uli-uli mo sabihin, di ka sa ako, di ka sa ako. Good news, after 2 years, may cancer ka na. Ganun ka-powerful yung words. Di ba mas maganda na lahat ng binibitawan mo sa salita, lalo na kapag harap mo downlines mo, or even your crosslines, ay puro positibo. Di ba mas maganda ka ba? Yes. Okay lang ba na sabihin mo sa katabi mo ngayon? Partner, this year, magiging millionaire circle ka na. Akyat ka sa Philippine Arena as global ambassador. Makukuha mo this year yung first car mo. O diba, sarap? Kapag nakakarinig ka ng mga
positive vibrations. Diba? Kasi normally, pagka-aram mo, ganyan, hindi mo naman nakitindihan eh, pero alam mo yung vibration na pinararating na sa'yo is positive. At tinatanggap ng katawan mo yan. Tama? Diba ang sarap sa parangdam? Diba? Yes. Kaya pag ikaw, nakita mo yung downline mo, i-please mo yan. Pag nakita kayo, batiin mo lahat ng magagandang bagay sa kanya. Parang ganda ng jacket. Ganda ng smile mo ngayon ah. Uy, I like your shoes. Saan mo nabili yan? O baka naman ikaw yung upline, lahat na lang nakikita mo sa downline mo ay puro kapakita. Lupay, wala kang piliin. Mga tao ka ba? Di ba nakakalubat yung taong gano'n? Ano ang masarap kasama? Yung taong lagi kang pinipis at nililift up ka? O yung taong lagi kang pinupuna sa pagkukulang mo? Di ba yung taong nililift up ka, nakaka-good vibes? Yung tipong pag nakita mo siya, gustong-gusto mong kasama? Kasi bakit? Nakumotivate ka eh. Na-uplift ka as a person. Although wala kang pain, pero laging sinasabi mo siya, ang sipag mo, bilip na bilip ako sa'yo. Kasi alam mo eh, pag tinuloy mo yung sipag mo, papasok talaga yung mga akin sa ilalim. Di ba? Ang sarap pakinggan. O baka naman ikaw yung upline na meron pang mannerism na lahat ng lumalabas sa bibig mo ay puro mga bad words or pitay. Meron pa ba naman? Meron na. May mga uplines pa rin. Yung mga nagpapanggap leader pa rin na wala kang maririnig sa salita nila kundi mga bad words. Tigilan na po natin yan. Practicein po natin sa sarili natin na hindi na po gawin ang mga bagay na yan. Kasi maaaring sa sarili natin, okay lang. Pero yung kausap natin, na-offend. Pero kasi ako kaya lang, masaya, nagmumura. Malungkot, nagmumura. May handa, nagmumura. May patay, nagmumura. At ang bagay, nagmumura. Siya talaga hindi nagmamahal. Kaya wala nagmamahal sa kanya kasi parang siya mura. Iwasan na po natin yung mga ganyan. Okay lang po ba? Nasimula na yung araw na ito. Puro positibo lang yung bibitaw ng salita magagaling sa bibig mo. Yes. Okay, next po tayo. 7.7 is poise. Again, poise is ito yung paano mo dalhin yung sarili mo. The way you move, the way you talk, the way you engage your audience, paano mo mapag-usap. Tama? Pero ito dapat totality pa rin. Pinakamaganda poise na maisusuot mo or may dadala mo ay yung ngiti mo. Okay lang ba ng media na? Yan, hindi ako yung patawin. Yung sa kanan. O di ba ang ganda? Kapag nakangiti ka, yung aura, di ba yung dati? Mas masarap lapitan yung taong naka-smile kesa yung nakapusakot. Kasama sa voice mo dapat na lagi ka nakangiti, na lagi ka pwedeng lapitan. Diba, yung mga downlines mo kapag nakikita nila na si upline, ang ganda na mamanamit, nakasmay pala ay sobrang positibo kasama. Tama? Yes. Eh, natutunan? Yes. Okay, next. Number 7.8 is unselfishness. Pwede kong pakilasa? There is a magnet in your heart that will attract true friends. That magnet is unselfishness. If you think of others first, thinking of others first, when we learn to live for others, they will live for you. Lagi nating sinasabi sa networking na yung mga downlines natin, extension ng family natin yan. In fact, tinuturing pa natin silang mga anak. Tama? Tinuturing natin silang kapamilya at hindi lang negosyo. Dapat dito, unselfish ka. Meron kang mapagbigay para bumalik sa'yo, para bumirang effect na kapag binato mo sa universe, automatic babalik sa'yo. Ganon ang law ng bumirang. So, ikaw ba yung uwi ng leader na ultimong pagkain ipinagdadaan mo sa mga downlines mo? Yung tipong kumakain ang tinapay, ano siya downline? Tinalo sa bago. Kasi katwira mo, yun na lang yung mga kain mo sa buong maghapon eh. Leader ka ba kapag ganon? Di ba ang isang magulang, okay lang na wala siyang makain basta yung anak niya merong makakain? Dapat ganun ka sa leader. Dapat nangiisip mo, mga anak mo muna bago ang sarili mo. May natutunan.
katotohanan. Yes. Okay, next po tayo. Facial expression. Lagi nila sinasabi, di ba? Pinapipili ka nila. Saan ba dyan ang gusto mo? Fine. Sino dito yung mga na-invite sila na kidnap? Alam niyo kidnap? Sino dito yung na-invite kidnap? Ayan. Di ba before na na-kidnap, pagkakit yung picture mo? Lalo na lang din nila ka sa 7th floor kasi ako'y tao. Di ba? Pero di ba, mas masarap kapag ganito yung nakakasama mo parating. Example yan sa ball. Di ba hindi mo kailangan, nangitian ka? Di ba mamingiti ka rin? Hindi mo naman siya kilala. Never kayo mag-ano, naglalakad ka lang sa mall and then you see her. Or him, smile. Di ba napapasmile ka rin? Ganun ang epekto kapag ang facial expression mo ay positibo. Kapag ikaw naman yung upline, never na never na maging ganito yung mukha mo lagi. Pag may mga problema ka o pinagdadaanan ka sa bahay, huwag mo dadalhin dito sa office. Iwan mo yun. Kasi what if yung downline mo, pupunta ng opisina, nakita ka niya, ganito yung tsura mo. May tatanong mo sana sa'yo, kasi meron kang si Seven Heads sa kanya, may tatanong lang. Noong nakita ka iwan na wala sa booth si upline. Yung mag-join sa kanya sana, nag-join na lang sa iba. Kasi hindi ka nakausap ng downline mo, hindi na ibigay yung tama information. Kaya importante dito na yung facial expression mo always positive pa rin. May nato po na? Yes. Okay, next. Dominating thoughts. Pwede pa ibasa? Naniniwala ka ba na kung ano yung iniisip mo, yun yung nangyayari? Kung ano yung lagi mong iniisip, yun yung ginagalaw ng katawan mo? Ito example ha, nangyari sa akin ko before. Iniisip ko yung mag-batch ko dati, kung nasa na siya, kasi nag-stop yun eh. Isipin, nasa na kaya siya eh? Nung nag-centering na ako, nakita ko siya doon. Ganun ka-powerful yung dominating force. Kasi lagi ko siya iniisip maghapon eh. Parang law of attraction, na-attract mo siya. Tama ba? Kaya kung ano yung nananatili sa isip mo sa buong maghapon, kung iniisip mo na hindi mo kaya, wala na good news for you, hindi mo talaga kaya. Kung iniisip mo na hindi ka magtatagumpay dito, then I have good news for you again, hindi ka ba talaga magtatagumpay dito. Pero, kung ikaw yung naniniwala na kaya-kaya mong magtagumpay, maging millionaire circle, maging global ambassador, magkaroon ng kotse, magkaroon ng travel, well, mangyayari po yan. Kasi sabi nga ni Napoleon Hill, kung ano yung itinatanim mo sa isip mo, yun yung nangyayari. Tama ba ba? May natutunan? Yes. Okay, next po tayo. Enthusiasm. You're at 10, we need you at about 7. Enthusiasm comes from the Greek word entos. Iba ito sa excitement. Ang entos comes from the inside, imploding, palabas. Ang excitement, paloob. Sabog, paloob. Ito palabas, right side. So ibig sabihin, never ending ito. Hindi mo kukuha ng excitement mula sa labas, kundi nagagaling mismo sa sarili. Kaya dapat, lagi kang excited. Yun yung another word, a simplified word for enthusiasm. Si Alain Salibolo, sobrang taas ba ng energy niya? Kaya malaki ang tulos niya. Si John Asbury, sobrang taas din ba ng energy niya? Kaya mayaman siya. Kaya ikaw, pagkasama mo yung mga downline mo, especially yung mga leaders mo, dapat hindi ka lalangyalam yan. Dapat more than 200% yung excitement level mo. Kasi kung ano pang upline, yun ang downline. Tama? Kung excitement, excited ka lagi, yung makikreate mo na grupo, puro mga excited. Tama? Kapag ikaw lalangyalam yan, ang makikreate mo na grupo, lalangyalam yan. Anong gusto mo? Lalangyalam yan o excited na grupo? Excited na grupo. Kasi excited na grupo, malakas makahanap. Tama? Lalo na sa network marketing, pag nakikita,
nila, lahat nakikita talaga na, alam mo yung gigil na gigil, yung sinatawag nilang baryo. Nung una na ma-warning na ako doon, pero it's very important pala sa pag-network. Dapat, when you cater to every other people, kailangan makita nila yung enthusiasm ng business life. May natutunan? Yes. Next time. Honesty, pakibasa. Honesty is the first chapter in the book of wisdom. Honesty is the first chapter in the book of wisdom. Meron palang libro para sa wisdom. At ito yung unang chapter. Parang Biblia. Pero the good thing about honesty is example nyo. Ikaw yung leader. Kinausap ka niya. Kino-confirm. Kasi marami nang nagsasabi against you. Maraming ebidensya laban sa iyo at nakita ka pa ni Ate, pero hindi ka pa rin yung marami. Marami ng matibayan na meron kang ginawa na hindi maganda, pero never na never ka rin yung marami. Paano ka magiging honest sa ibang tao kung sa sarili mo mismo hindi ka totoo? Naintindihan? Bago mo sila mapasunod at maging totoo at maging honest sa iyo yung mga downlines mo, kailangan honest ka mo. Clear? Another example dyan ng honesty. Ito very, very important. Lagi natin din ang topic kahit sa top 5 essentials. Di ba yung mga nagpapadala ng pera sa atin, ng mga OFWs? Yung mga nangangako kung nalalagay ng tao sa ilalim? Yung mga nagsasabi na hindi magagandang bagay din sa ibang company at sa ibang tao? The problem with the existing networking industry naman is a platform network, a problem level na some other have to be dishonest para lang maraming mapatuloy. And believe me, kapag hindi ka honest, kahit wala kang tulong, sa pitik lang, kahit ang mistake. Halimbawa, meron pinagawa sa'yo si Upline. Meron siyang table na pinagawa sa'yo Monday, OPD, module 1. Tuesday, NDO. Meron mga ganun? Pang-offline? Or sa mga bagong leaders? Meron mga ganun? Yun. Tapos, pinala ko rin yung offline after one week. Kumusta, partner? Nagawa mo na ba? Yes, offline. Pero hindi naman talaga. Naka-attend ko ba na kayo? Yes, offline. Nandun ako. Kasali ko ako. Ni Sir George and Rajalis. Pero hindi naman talaga mo na training. Natingin mo, kanino ka nagsisimulan? Sa sarili mo, may offline. Sino mag-grow? Ikaw o si Upline? Si Upline. Kasi yung experience na ginagawa niyo, patuloy niyo ginagawa sa'yo. Pero ikaw, mababa ng success mo. Kasi hindi ka nagiging honest sa sarili mo. Sabi nga diba, bago ka maging honest sa ibang tao, maging totoo ka muna sa sarili mo. May natutunan? Yes. Another example ng honesty. Okay. May mga times ba na sa grupo nyo, binigyan ka ng task ni Upline at sinabi niya sa'yo kung nagagawa mo na? Like, kahit ba sa isang event kahit pang gawin ito? Kasi na nangyari ba sa inyo yun? And then ikaw, parang sabi mo, kaya mo naman yan. Pero ang totoo, hindi mo talaga siya kaya. Pinipilit mo lang. Nangyari ba sa inyo yun? Sabi nga nila, kung ano yung kapasidad mo, yun na yung gawin mo. Pwede kang mag-grow. Pwede ka mag-grow, pero we have to learn muna. Nandigas niyo yung point ko? Yes. Another example ng honesty. Tama ba? I think wala na, no? Nakalimutan. Okay, next. Magnetism. Yung mga tao dinidikitan mo daw, kung ano at sino yung mga tao dinidikitan mo, yun ka. Naniniwala ka daw. Pag sumama ka sa mga sagarol, magiging sagarol ka rin. Pag sumama ka sa mga chismosa, magiging chismosa ka rin. Pag sumama ka sa mga negative, after ilang days lang, negative ka na rin. Tama. Kaya pipiliin mo yung mga taong sasamahan mo. Make sure na didikit ka sa mga taong successful. Sasamahan mo sila at kukopelin mo kung ano yung ginagawa nila. Pero kung ikaw yung walang pangarap, pwede ka dumigit sa mga taong wala yung pangarap at nagpa-power-power nila. At task na Diyos. Sabi nga ni RGD, kahit hindi ka magaling,
Kahit wala kang alam, basta tumikit ka lang sa mga taong successful at doon ang ina-apply, 2 years lang, makukopya mo yung ginagawa or habit ng mga taong successful. At eventually, magiging successful ka na. So simula kayo, sino ang hindi kayo makaka-apply? Sino yung kukopya sa mga successful? Okay, next po tayo. Sympathy and understanding. Ano yung nasa picture? Reveal, listen, understanding. So, in a simple way, parang ganito yan. Si downline, nag-reveal. Si upline, nakikinig. Pero nakikisimpatya. Example dyan, ilagay mo yung sarili mo sa kinalalagyan ng mga downlines mo nung nagsisimula ka pala. Diba nangyari din naman minsan na nagutuman ka? Yes. Nangyari din naman minsan na nawalan ka ng panggalaw? Yes. Tama ba? Yes. So, kung nararamdaman mo sila, nakikisimpatya man sa kanila, alam mo kung ano yung pinagdadaanan nila. Baka naman kasi ikaw yung upline. Alam mo naman, nawala na papasahe yung leader ko, gutom na gutom na, tumitirik pa yung mata, pinapa-attend mo ng seminar, hindi mo man lang maabutan yung mga pangasahe. Ikaw ba yung naman? Leader ba pa ganon? So dapat, as a leader, nakikisimpatya ka sa kanila. Kapag nag-open sila sa inyong konti ng buhay, huwag mo na ba i-digest din. Kausapin mo, pakinggan mo, pero never, never kayo mag-give ng advice. Strongly, I do strongly suggest na mag-ibigay ka ng advice. Makinig ka lang. Kasi minsan, yung mga leader namin, especially yung mga OFW, kailangan lang nila ng tao na pagsasabihan na sitwasyon nila. Kasi minsan tayo, nakaka-apekto rin tayo sa nararamdaman nila. Alam mo na ang homesick. Alam mo na na-miss na yung anak. Ginatuwa mo. Bakit oo nga? Kawawa yung anak ko rito. Sa picture mo lang nakikita. Diyos ko, lalo umiyak. Oo nga, yung asawa ko sa tingin ko para yung pagbababae ko. Lalo umiyak. Simpat siya. Hindi suggestion. Kasi nagtatanim na ang suggestion sa upang ng tao kausap mo. Nakasimpat siya ka ba ng pagkanyon? Di ba hindi? Lalo mo lang ginatuman. Ikaw, pag nag-reveal, ang gagawin mo, makikinipin ang mabuti. At ilalagay mo yung sitwasyon mo sa sitwasyon niya. Nakuha? Nag-guess niya po ito? May natutunan? Okay, next. Mastery of details. Ayan. Sa network marketing, kailangan ba na magaling ka? Ulitin ko. Sa network marketing, kailangan ba na magaling ka? Hindi. Kailangan ba na alam mo ang lahat? Hindi rin. Pag meron ang tanong sa'yo na downlines mo, kailangan alam mo lang kung sino yung tamang tao para na mapagbigay sa kanya ng tamang sagot. Huwag galing-galingan. Hindi ka naman si Rocket eh. Halimbawa, nagtanong yung downlines mo, apply. Pwede pa sa bootis yung C24/7. Ayaw mo naman partner, grabe. At sa akin na napagaling na bootis niya, yung iba na bootis ko eh. Huwag ganun. Ang gagawin mo lang, ititiyak mo lang kung sino yung tao o ipapakilala mo lang siya sa sino yung tao mas magaling sa produkto. Nakuha? Never ka magaling-galingan pag hindi mo alam. Master mo lang dapat yung mag-connect sa mga tamang tao. Nakuha nyo? Naiintindihan niya yung punto ko? So hindi mo kailangan maging magaling. Kailangan mo lang i-master yung pag-ibigay. Kaya very important. Nagkakaintindihan na tayo? Yes. Ano po ang dapat mong i-master? Ang dapat mong ma-master, yung pagpapakiting sa grupo. May nagpapakiting na ba tayo? Kaya may nagpapakiting na rito? Meron ba? Actual? Apply? So dapat twice a week, sabi niya sa RPD. Tama? Ano ba yung dapat i-master? Halimbawa, nagpapakiting ka, walang pumunta. Di ba? Or isa lang kasi naawa sa'yo. Tuloy ba? Sabi niya apply ng RPD, pag nag-uusap kayo, meeting na din kayo. Sabi pa nga, diba? Pag wala pumunta, okay lang. Kulay mo ko, sabi mo lang yung sarili mo. I-meeting mo yung sarili mo, hindi plano natin. Makinig ang mabuti. So dapat, consistent ka rin every week na nag
nagpapa-meeting, whatever it takes then. Pero sometimes, sa buhay natin, may mga kanya-kanya tayong karanasan sa buhay o sa bahay natin. Nangyayari na hindi natin inaasahan. Tama? Pero whatever it is, kapag ikaw nagpa-meeting, dapat master mo yung pag-handle ng emotion, venue, time, alam mo yung mga ganyan, i-master mo yan. Okay? The next one yung master natin ay yung pag-held ng mga event or trainings na ito. Event ba ito? Okay naman pala ang pakan natin ng mga organizers. It's 10:30 in the evening. Karamihan ng mga tao ngayon tulog na. Tama? Karamihan ng tao ngayon nanonood ng TV. Karamihan ng mga tao ngayon nag-online, nanonood ng YouTube. Pero ikaw, nandito ka. Nag-training ka. Mapakoti man kayo, mapakarami kayo, dapat lang deserve mo na palakpakan mo ang sarili mo. Kaya palakpakan mo ng todo yan. Ano ba ang dapat mong i-master? Dapat master mo yung business mo, yung online at offline. Kahit onliner ka, dapat matuto ka rin mag-offline. Paano mo mag-offline? Mag-table talk. Tama? Mag-home party. Tama? Mag-invite. Baka naman kasi, 24 oras, puro online ka lang. Darating at darating kasi ang time na magkakaroon ka sa leader sa ilalim mo, hindi talaga niya kaya mag-online. Tama? May mga ganun ba? Especially yung may mga edad na, no? Hindi ko sila pwede pwede mag-online. Pero magaling sila sa offline. Paano ka makapag-adjust sa leader mo kung ikaw wala kang alam, hindi online na? So dapat, master mo yung online at offline side ng negosyo mo. Ang negosyante ba dapat master na lahat? So hindi ka dapat nag-focus sa isang side lang. Ang business ba natin online at offline? Yes. So dapat marunong ka online at offline. Correct. Nagkakaintindi ba? May natutunan? Yes. Next po tayo. Willingness to assume full responsibility. Okay lang basahin? Yes. Ang ganda ng last word, ano? Take charge. Assume full responsibility. Sa military, ang commander responsibility na nakakawa ni Tito. Di ba pag nagkamali yung troops, sino sinisisi? Yung commander. Commander. Pag ang anak, merong nagawang mali, sino sinisisi? Pag yung downline na buntis, sino sinisisi? Si upline. Si upline? Pag si upline yung ama. Anong point ko? Anong ibig sabihin nito? Dapat, you have to take full responsibility. Halimbawa, nagpunta kayo ng event na ito, nag-task ka sa isang leader mo na siya yung bahala sa food. Pagdating ng event, walang dumating na food. Ano yung gagawin mo? Maninisi ka ba? Ang sangtunay na leader, gumagawa agad ng action at solusyon, never na never maninisi. Kasi in the first place, kasalanan mo kung bakit hindi naging tama or hindi naging maganda yung event kasi hindi ka nag-choose ng capable na tao para sa task na yun. Correct. May natutunan? Yes. Okay, next tayo. Cooperation. Pwede pa kayo basa? Cooperation. Sa UEA, yung ginawa nilang cooperation. Ano? Cooperation. Kagaling talaga ng UEA. Lagi meron na invento eh. Cooperation. Sabi nila, ang cooperation, nabasa ko din sa libro, yung co, merong dash, tapos operation. Ano ba ang ibig sabihin ng co? Corporation. Tama? Anong ibig sabihin ng operation? Nag-ooperate yung corporation. Ibig sabihin, isang malaking bulto ng mga tao ito, hindi individual. Ang success ng isang grupo, hindi nakadepende sa upline nyo. Hindi rin nakadepende sa iyo, kundi nakadepende sa buong. Sa UEI, si FRTD, nagbibigay siya, pinapamahagi na yung power sa mga kings, tama? Sa master guru, tama? Sa mga deans, sa mga professors. Pantay-pantay, maayos niya yung pinapamahagi
yung power. Kaya ang UI ay nakikipag-cooperate na. Kasi power leads to cooperation. And cooperation leads to power. Kaya yung strong leadership ng UI ay nandutuon yung tao. Nakuha nyo? Ikaw as a leader, apply. Apply mixer talaga ako dito. Kasi dahil ang group namin. Ano yung pagiging pangalan ng grupo ko? Hot team. Helping others to be a millionaire. Pag dumating na tayo na lumaki na yung grupo mo, right? Magbibigay ka ng posisyon sa mga tao na sa ilalim mo. Diba, ikaw yung director, ha? Ikaw yung team na ganito. Kasi the moment na binibigyan mo ng posisyon yung mga tao sa ilalim mo, nararamdaman nila na very important sila para sa iyo at sa buong grupo. Tama? At pag nararamdaman mo na importante ka, doon lumalabas yung operasyon. Marunong ka mag-delegate. Delegation ang isa sa pinaka-importanting tool para mailabas mo yung operation ng bawat isa. Bigyan mo sila ng posisyon kasi na-elevate at na-motivate at na-empower sila. Ay natutunan. Next tayo. Take initiative. Ito yung pinakabago yata. During our times na pagka-talk ng leadership, wala pa ito. Pero syempre, with the current changing ng mga bagong speakers, pumasok itong take initiative. Ako rin ang curious eh. Take initiative. Ano bang ibig sabihin ng take initiative? Initiative is doing something without being told. Gumagawa ka ng isang bagay kahit hindi ka pinagsasabihan. Kusang loob. Ibig sabihin, nagagaling sa'yo. Ikaw mismo, meron ka sarili pag-uusa. Sino naka-attend ng last BMS? Wala kami. Christmas party namin. Sino naka-attend ng Thanksgiving nyo? So lahat, di ba? Marami bang kalat? Marami, di ba? Nung nasarapan mo ba yung kalat, dinambot mo? Hindi. Kasi wala sa then, magkaroon ka ng initiative na kahit hindi ka ang nagtapos, damputin mo at ilagay mo sa basura. Naintindihan? Yes. Ito, marami nakakarili dito. May mga full-timer ka pa rin? Lahat? Ilan ang full-timer? Pwede makita? Sino ba? So, tatlo. Magkakasama kayo sa bahay or iwa-iwalay? Iwa-iwalay. Kaya ang example kasi dito, minsan hindi applicable sa mga bawat ang grupo. Ito kasi example, blueprinted by Queen Genevieve. Pero ang example nila dito, sa mga nagkakondominyo, para lang may protocol, sa mga nagkakondominyo, another example ng initiative ay yung oras ng bayaran. Yung mga nakatira sa kondo, di ba? Yung iba, dating na ng bayaran, wala pang pakialam. Parang patay mali siya. Walang pakialam sa may-ari ng check-in. Kasi when you pag tumira ka ng condominium dito, I've been living here pala for almost 2 years na. Yung ibang grupo kasi, kasama nila daw na yung ila, di ba? Pag tumira, maglalabas ka ng check-in. Post-dated checks. Nakapangalan sa may-ari ng check-in. Yung iba, hindi ko sinasabi kayo ha. Dumating na yung bayaran, anong pensya na wala man lang pakialam? Walang konsensya ba? Konsensya. Kasi ang katwiran nila, aabunungan naman ako ni Aplan. Pwede sa ito ko niya eh. Umaharaw pa. Di ko sinabi ko. Unang-una, hindi responsibilidad ni Aplan yung pagtira mo dito. It's on your own merit. Desisyon mo yan. Hindi ka nandito para mag-bakasyon. Wala naman nakakondo rito, di ba? Okay, nakakasama boses ko. Hindi ka nandito para mag-bakasyon. Nandito ka para pumataw. Para mas malapit ka sa opisina, makapag-sendery ka araw-araw at mas madali yung negosyo ginagawa mo. Kasi bakit? Lahat na kakailanganin mo sa negosyo mo online, nandito around Ortigas area. Lahat ng trainings na kakailanganin mo nandito sa around Ortigas area. So pag nag-photo ka, hindi dapat si Apple na magbabayad niyan. Ikaw dapat. At kapag bayaran na, usang loob, initiative mo, sumuko ka na lang. Pag hindi mo kaya, sumuko ka uwi ka ng probinsya. Pag hindi mo kaya, magbayad mo niyo. Dapat 1 week pa lang, ginagawa mo na ng paraan yan.
tama. Bakit niya yun na nangihugot ako dyan? Ramdam-daramdam mo ba? Yun. Kasi meron talaga downlines na umaasa. Oo nga. No. Ikaw ba yung uwi ng leader na gano'n? Hindi. Hanggang ngayon umaasa ka pa rin sa apply mo. Wala kang initiative na matuto. Wala kang initiative na mag-grow. Wala kang initiative na i-push yung sarili mo. Kailangan ka pang pilitin ni apply o patin ng BMS. 300 lang hindi ko magawa ng paraan. Imagine mo ito ah. Ba, paano ibibigay sa iyo yung 1 million? Kung 300, hindi mo nga yung gawa ng paraan. Tama eh. Ang sampunay na leader, mapaparaan yan. Okay lang, bumasas ako dyan, 300, 500, kasi ang balik niyan, 3 million, 5 million, sa dami ng matutunan ko, at lalong lalalim yung level ng commitment ko sa negosyo ko. Naniniwala ka ba na kung gaano kalalim yung level ng commitment ko sa negosyo ko, yun din ang babalik na result sa'yo? Yes. Totoo yun. Hindi ito pagalingan, by the way. Hindi ito pagalingan mag-memorize, kundi palaliman ang commitment. Kahit anong mangyari, pag nagbigay siya ang pen ng event, kailangan kumatid ka. Bakit? Commitment to commitment yun. Trainings? Buta ka! Kahit ano ba? Walang ba masahe? Mag 1, 2, 3 ka. Take the initiative. Yes, importante po yan. Isa sa mga na-realize ko, karamihan ng mga very successful na tao rin, no? Kailangan si Dokar? Yes. Malakas ang initiative, no? Ito ah, chismis ko lang ang total, patapos na ako eh. Dokar, Adrian Vito, tawag mo. Dokar, saan ka? Apply, hindi ako makapunta eh. Bakit? Bakit dito sa akin? O sige, ganito lang gawin natin. Pera, may ganda ng pera, 10,000, baka ng motor. Ah, ganun ba apply? Sige, okay yan. Oo, mag-motor ka, pupunta rito. At ipolo, Dokar. Sige, apply. O, punta ka rito ha. Sino may initiative? Dokar, Adrian Vito. Kaya naman siya mayaman si Adrian Vito. Kung makapulit si Adrian Vito. O, Dokar, saan ka? Baka, di akong karating eh. Bago rin. O, di ba may motor ka na? Wala ko pang gasolina, Brian. Ano nangyari? Dokar took 2 years bago mag-boom yung network niya. During that time, pag-grow na ng pag-grow si Adrian Vito. Hindi na kasama. One day, na-realize si Dokar, kailangan baguhin ko ito. Kailangan magkaroon ako ng initiative. Sinagla yung motor. Araw-araw nag-biyahin. And what happened? Look at them now. Tingnan mo yung resulta na meron sila. Sobrang nakikipag. Sobrang nakaka-inspire. Kaya kung ikaw, sisimulan mo ngayon yung pagkakaroon ng initiative, sigurado yung success mo. Yung result will follow. Kaya mo yan. Ayan. Tapos na po yung araw. Tapos na. Maraming pagkatunan? Yes. Ayan. Natapos na yun. It took me 40 minutes. One more. So, ang sasabihin ko na lang, guys, yung opportunity na dito na I am very proud of you na nakatupo ka dyan kasi alas 11 na nandiyan sa mga it shows commitment, it shows passion sa ginagawa mo. Isa sa mga bagay na magpapagrow talaga sa dito ba, magiging mabilis yung pagiging successful mo is you have to make a certain, pointed, direct, laser-like focus ng commitment mo na ilalabas mo. Correct. Naniniwala ka sa law of sowing and reaping? Yes. Hindi lang pagtatanim yan ng mga downlines, pagtatanim din yan ng commitment mo na pinapasok mo sa negosyo nito. What you give to the universe will eventually return to you in 1,000-folds. Universal law, sabi niya, nang nakausap mo ko ito. Kagabi tawag sa akin, sabi niya, universal law. Sabi niya, kapag ibinigay mo raw 100%, 200%, 300%, 500% yung commitment mo sa negosyo nito, I will tell you, pag hindi ka naging successful within 1 year, sorry mo, 7980 mo. O kasi good school, ngayon na nagsasabi, umayin tayo. God bless us. Oh!